Nailigtas ang 7 babaeng nagagamit umano sa prostitusyon sa mga bar sa Naga City, Cebu. Naaresto ang may-ari ng mga bar pati na ang mga umano'y bugaw. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Sa video na kuha ni Hughes Cooper June Alforo, kitang-kita ang mga babae sa magkatabing video kay bars sa barangay Inayagan sa lungsod ng Naga. Base sa report na nakuha ng National Bureau of Investigation Region 7, nagagamit umano sa sex trade ang mga naturang babae. Nakumpirma naman daw ito ng NBI sa kanilang investigasyon, kaya naglunsad sila ng operasyon. Nailigtas ng mga otoridad ang nasa 7 babaeng biktima umano ng prostitusyon. Dinala ang mga ito sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region 7. Ayon sa NBI, matagal na rin nilang minomonitor ang mga video kibar sa lugar. Kakasuhan daw ang mga may-ari nito. Rescued at the during the operation, 7 allegedly minor girls. Pero kani subject for verification? Subject for verification. No? Will be filing a case under R8-10364, the Expanded Trafficking Act. Inaresto ang dalawang babaeng may-ari umano ng mga videoke bar na sila si Wilfreda Campos at Susan Moreno. Pero mariing pinabulaanan ng dalawa ang akusasyon. Mamugaw? Wala ay. Masa po akong bahan na ano ay. Wala ka nabugaw? Wala ay. Katong 2000, unsa man to sa kuan bayad to sa babae. Pero ikaw, kay kalibutan na to, nagibayaran ng babae? Sir, wa. Kaya ako, adere, jaming-jaming ramanggira sila yun. Kabilang din sa hinuli ng NBI, ang tatlo pang babaeng may kinalaman din daw sa pagbubugaw. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga ito. Reklamong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking in Persons Act ang isasampa laban sa mga arestado. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas. Arestado ang 5 lalaki matapos mahuling nagsasabu umano sa ilalim ng tulay sa Dagupan City. Inaresto naman ang isang lalaki sa Bani, Pangasinan dahil sa pagkakasangkot umano sa bentahan ng iligal na armas. Makibalita tayo kay Michael John Season ng GMA Dagupan. Nahulihan ng hindi lisensyadong baril at iba't ibang uri ng bala ang isang dating OFW sa Barangay Poblasyon, Bani, Pangasinan. Sa visa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ng suspect na si Justice Borrego. Nakakumpiska rito ng M16 rifle, mga magazine at bala. Bawal kasing mag-pusis ng mga baril na walang kopulan na dokumento. Ayon sa Provincial Public Safety Company Alamino City, sangkot umano ang suspect sa pagbebenta ng armas. Inaalam ngayon kung sangkot din ito sa Gun for Hire Group. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Sa Dagupan City, kalaboso naman ang tatlong lalaking parlorista, kasamang dalawa pang lalaki matapos mahuli sa akto ng pulisya na gumagamit umano ng shabu sa ilalim ng isang tulay. Isang concerned citizen ang nag-report sa pulisya hinggil sa illegal na gawain. Tumakbo pa raw papunta sa isang bahay ang mga suspect nang makita ang mga pulis. Kinilala ang mga suspect na sina June Malapit, Lester Madriaga, Brian Lim, Kevin Dicano at Kim Mandy Vinluan. Na-corner sila. Malit lang yung bahay at nabulaga. Sinabihan na sila kagad na pulis sila. Walang tatakbo. So yun, nahuli natin sila. Nakuha sa mga suspect ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Hindi nagbigay ng pahayag ang apat sa mga suspect pero ayon sa isa sa kanila. Nagkatulong na nagkatuwaan kami sa sobrang pagod kaya na ano lang namin. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga suspect. Michael Season, Nagbabalita, Pilipinas. Natagpo ang patay sa sinasaka nilang lupa sa Nabunturan, Compostela Valley, ang apat na lalaking magkakaanak. Posibleng nag-ugat daw ang krimen sa away sa lupa. Makibalita tayo kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao Exclusive. Isang malamig na bangkay ng kapatid na lang ang dinatna ni Arnel Quilaton sa kanyang pagbisita sa bahay ng biktima sa Barangay Anislagan, Nabunturan, Compostela Valley kahapon ng umaga. Nakagapos at puno ng saksak at taga ang katawan ng biktima. Nakatakip din ang bibig nito. Kinilala ang biktima na si Ramil Quilaton na isa sa mga nagsasaka sa lupa kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Nagtiksa niya sa kuwa nga. Wala tayo konsumo niya. Karong kong tagmo, nanikod rin.
tabaw ng pangita ng pagkapunta kay habi na kugasa sila. Pangita ako dito sa gingan. Ano ko makita, pagani recorder eh. Kita na ako na kumungon. Wala sa naturang bahay ang tatupang kasamang magsasaka ni Ramil. Pero nakita mga ito na wala ng buhay sa magkakahiwalay na bahagi ng 5 ektaryang lupain. Kinilala silang sina Ruel Quilaton, isang alias Upaw at isang alias Dongkoy. Ang 4 na biktima ang nagsasaka sa lupa na pagmamayari naman ng kanilang tiyuhin. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na may hindi pagkakaunawaan ng mga biktima at kanilang tiyuhin. Pinag-aagawan daw nila ang pagmamayari sa lupain. Giklaim ka na ang ayuta sa ilahang uyuan nga ilaha kuno nga bahin. Giklaim nila nga. Umabot pa raw ito sa demandahan. Ako'y naggasto siya ang kaso kay luoy mong kayo. Ako'y naggasto siya ang kaso, napresyo ako ng papagawas. Meron napresyo man siya? Kay papreso, masasakya siya ta kay i-charge mo ka ng nangawat. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang posibleng nasa likod ng krimen at kung may kaugnayan nga ito sa away sa lupa. Donna Timbal, Senaho, Nagbabalita, Pilipinas. Binanata ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Secretary Panfilo Lacson, ang mga bumabatiko sa gobyerno kaugnay ng rehabilitasyon sa mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda. Kabilang narito si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Sabi ni Lacson, mismong si Romualdez umano ang tumanggi sa pondong inilabas ng gobyerno para sa Tacloban. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Maaga pa lang noong Sabado kung kailan ginugunita ang anibersaryo ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Libo-libong survivor ng bagyo ang nagtipon-tipon sa Tacloban Astrodome. May inassembled ding effigy ni Pangulong Noynoy Aquino na simbolo raw ng ginagawang pagpapabaya ng Pangulo sa kanila. Nagmarcha rin sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw bilang bahagi ng kanilang protesta. Sina Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, Senator Bongbong Marcos at later Representative Martin Romualdez, maging si Cavite Representative Lani Mercado, sabay-sabay na humarap sa media. Binatikos nila ang umano'y kapabayaan ng gobyerno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng Super Bagyong Yolanda, maging ang hindi papunta sa Tacloban ni Pinoy. Kahit yung janitor sa Malacañang Palace hindi na ipadala dito sa amin. I cannot pretend to say that hindi masakit sa kalooban ng namin dito tiga rito. We got signals today that a lot of government officials actually wanted to come. But because one way or another, you know, they backed out. Ang ilang taga Iloilo na nakatikim din ng hagupit ng bagyo, may pareho ring protesta. Panawagan nila sa Administrasyong Aquino, ibigay ang nararapat na tulong na hanggang ngayon daw ay hindi pa nila natatanggap. Dahil sa kalibatkana na batikos na ito, tila naubos na raw ang pasensya ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. Kaya naman binanatan niya kanina sa isang press con ang mga kritiko ng gobyerno. Kabilang narito si Tacloban City Mayor Romualdez. Sabi ni Lacson, kasunod ang pananalasa ng bagyo, nilapitan siya ni Romualdez para hilinging i-release ang 3 buwang ira o Internal Revenue Allotment ng Tacloban City. Pinagbigyan daw ito ng Department of Budget and Management ng hindi lang 3, kundi 6 na buwang ira na katumba sa 6.9 billion pesos. Pero nang inirelease na ng DBM ang pondo, tinanggihan daw ito ni Romualdez sa hindi pa malamang dahilan. Paniwala ni Lacson, sinadya ng mayor na hindi kunin ang pondo para may pambanat siya sa gobyerno kapag hindi kaagad nakabangon ng Tacloban City. Contrary to claims that he has not received a single centavo from the national government, the city government received 6.109 billion pesos in projects, programs and activities from several national government agencies to address Tacloban's needs. Kasabay nito, sinabi rin ni Lacson na pinakapalpak ang performance ng LGU sa Tacloban kumpara sa ibang mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda sa Visayas. Pagbubunyag pa ni Lacson, may mga nadiskubring anti-government placards na nakatambak sa likod ng Tacloban City Hall.
Ikinalulungkot daw ni Lacson ang mga kritisismong mabagal ang gobyerno. Gayong pinupuri nga raw ng ilang international NGO ang recovery efforts ng Pilipinas. Sana raw, isang tabi na muna ang politika. When you need assistance for your constituents, you forget about your personal or political agenda. You think of your constituents. They're suffering. Sa ngayon, nakapag-release na raw ang gobyerno ng 50 billion pesos para sa mga proyekto at iba pang aktibidad para sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Nagkakaproblema lang daw sa pagtatayo ng permanent housing dahil mahirap paghanap ng lupang nasa safe zone. Pero pagtitiyak ni Lacson, tuloy-tuloy ang operasyon para rito. Sa pagtatapos nga raw ng taon, makakapagpatayo na ng mahigit 1,000 bahay para sa mga Yolanda survivor. We will continue to extend our hand of cooperation to the mayor of Tacloban. We will not give up on Tacloban. Nobody will be left out in this rehabilitation efforts. But the local executives must do their share. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y maanomalyang pagbili ng Department of Health ng Pneumococcal Conjugate Vaccine 10 o PCV10 noong 2012. Ang nasabing bakuna ay para sa pulmonary diseases ng mga bata. Ayon kay De Lima, nangyari ang pagbili ng PCV10 sa kabila ng rekomendasyon ng World Health Organization at iba pang ahensya na PCV13 ang dapat nabilhin. Mas mura pa raw ito. Mas marami rin sanang magagamot na sakit ang PCV13 na irekomenda na nga raw sa Bids and Awards Committee na ang PCV13 ang bibilhin. Kaya kaduda-duda kung bakit ang PCV10 pa rin ang binili. Hunyo pa raw inilapit kay Pangulong Aquino ang reklamo na agad pinatutukan sa DOJ. Nahihirapan lang daw ang NBI sa investigasyon dahil hindi umano nakikipagtulungan ang mga taga-DOH. Wala pang pahayag ang DOH kaugnay nito. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mas malalamig na umaga ang mararanasan sa mga susunod na araw. Ayon sa PAGASA, epekto ito ng muling paglakas ng hanging amihan sa northern at central Luzon, habang tail end of a cold front naman ang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon. At dahil din sa mga weather system na ito, may mga pag-ulang aasahan sa silangang bahagi ng southern Luzon at Visayas, maging sa northern Mindanao at Caraga region ngayong araw. Habang bukas, mas maayos na panahon na mararanasan sa Luzon, maliban na lang kung may mabubuong thunderstorm sa hapon at gabi. May hinang ulan lang din ang inaasahan sa Visayas bukas. At sa Mindanao, magiging madalas na maulap at mataas ang chance ang umulan lalo na sa rehiyon ng Soccsaygen at sa Northern Mindanao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Eksklusibong ipinasilip sa GMA News ang loob ng kontrobersyal na Iloilo Convention Center. Ayon kay DPWH Region 6 Director Edilberto Tayaw, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon sa Convention Center sa kabila ng isyung overpriced umano ang pagpapatayo nito. 96% na raw natapos ang phase 1 ng proyekto. Kamakailan lang, sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee na iimbestigahan nila ang pagpapatayo sa Convention Center. Ang reklamo umanong overpriced ito ang naging basihan ng reklamong plunder na isinampa laban kina Senate President Franklin Drilon, DPWH Secretary Rogelio Singson, Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno. Handa naman daw si Senator Drilon na magpaimbestiga. Mag-i-inhibit din daw siya sa pagdinig pero handa raw siyang umupo rito bilang resource person. Pinondohan ang pagpapatayo ng Iloilo Convention Center sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program na idinaan kay Drilon. Itinayo ang pasilidad bilang paghahanda sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa 2015. Iniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko sa pag-uwi bukas ng mahigit 100 Pinoy peacekeepers mula sa Liberia. Negatibo raw ang mga ito sa Ebola virus. Pero kailangan pa rin silang i-quarantine sa isang isla pagdating nila rito sa bansa. Makibalita tayo kay Jam Sisante.
Walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbabalik Pilipinas ng Pinoy UN peacekeepers mula Liberia dahil lahat sila ay lumabas na negatibo para sa Ebola virus. Base sa medical screening ng UN, walang Ebola ang 108 Pinoy peacekeepers na darating sa Pilipinas. All were considered as no risk. Ibig sabihin na wala Ebola free sila. Gayunpaman, bilang bahagi ng protocol ay isasailalim sila sa quarantine sa Caballo Island sa loob ng 21 araw. Ang isla sa may Manila Bay ay okupado ng Philippine Navy at sarado sa mga sibilyan. Meron ditong mga nakatambak na bala mula noong World War II pero ligtas naman daw ang lugar. Magiging komportable naman daw ang pananatili roon ng peacekeepers dahil merong mga lugar at equipment para sa pag-eehersisyo, wifi at air conditioning. Under observation lang sila, actually may doktor din silang kasama. Nakikipagtulungan daw ang AFP sa DOH at PNP para sa pangangailangan medikal ng mga peacekeeper. Siniguro naman ng DOH na handa sila sakaling may magpakita ng sintomas ng Ebola. Wala raw dapat ipangamba. The community has nothing to worry about pagdating dito kasi baka naman ito nga baka yung mga andating parang merong sakit ito mga darating na to. No, they're perfectly healthy. Jam Sisante, GMA News. Ngayong magpapasko, nagsisimula ng dumami ang mga turista sa Baguio City. At kasabay ng paglamig ng panahon doon, isa-isa nang itinatayo ang mga Christmas display. Silipin natin ang mga yan sa report ni Gretchen Legaspi ng GMA Dagupan. Ramdam na ang diwa ng Pasko sa Baguio City. Bukod sa lamig ng temperatura na binabalik-balikan, masisilayan na rin ang mga mas pinagandang pook pasyalan sa lungsod. Sa unang bukso ng formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng Pasko sa lungsod, isang Christmas display ang inihanda. Hinango pa sa animated film na Frozen ang tema nito. May bonus pa ang pagbirit ng theme song nito ng Kapuso star na si Francesca Farr. Actually, ang wish ko lang para sa inyo ay ang inyong health and happiness. Pinaghirapan natin to capture the essence of the story of Frozen. Hindi rin nawala si Santa Claus na siyang nanguna sa pagpapailaw sa Christmas tree na puno ng mga palamuti at ng mga teddy bear. Ang ilang bata, maaga na rin nakatanggap ng regalo mula kay Santa. Thank you. The Santa Claus. Sa Disyembre a 1, formal na iilawan ng higanteng Christmas tree ng lungsod na nakatayo sa Session Road. Sinimulan na rin gawin ang pamosong Christmas Village sa Baguio Country Club. Inspired din ng Disney movie na Frozen ang tema ngayong taon. Gawa umano sa recycled materials ang mga dekorasyon. Bubuksan ito sa publiko sa November 22. Napaka-exciting po noong ihandog namin sa inyong Christmas Village. Ang tema po namin ngayon is White Christmas, Frozen. Kaya yung mga bata, I'm sure na nakaka-relate sila dyan. Akit po ng bata. Gretchen Legaspi, Nagbabalita, Pilipinas. Narito naman ang iba pang balita sa iba't ibang probinsya. Sa Villanueva, Misamis Oriental, nahuli ang isang minor de edad na lalaki na nagtangkang magnakaw umano ng gasolina mula sa isang gasolinahan. Ikakarga raw sana ng lalaki ang gasolina sa sinasakyan niyang motorsiklo nang maresto ng pulis na pag-alamang ninakaw rin umano ng binatilyo ang naturang motorsiklo. Ayon sa pulisya, inireklamo ng may-ari nito na nawala ang motorsiklo na nakapark sa labas ng pinagtatrabaho ang planta sa naturang bayan. Inamin niya ang mga paratang. Naaresto ang isang lalaki sa Lagindingan, Misamis Oriental na number one most wanted sa Lantapan, Bukidnon. May warrant of arrest ang suspect sa kasing murder. Noong 2013, napatay umano ng suspect ang isang babae at kapatid nitong lalaki sa naturang bayan. Pero giit ng suspect, naghiganti lang siya dahil pinatay umano ng kaanak ng mga biktima ang kaniyang ama at kapatid. Inaresto ang isang lalaking tulak umano ng droga sa barangay Balangibang sa Pulangi, Albay. Nakuha sa bahay ng suspect ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalagang mahigit 100,000 piso. Nakumpiska rin ang isang baril. Ayon sa pulisya, nasa drug watch list ang suspect na isang buwan na nilang minaman-manan. Inamin ang suspect na gumagamit siya ng shabu pero hindi raw siya nagbibenta nito.
Inaresto ang isang lalaking nagpapanggap umanong pulis sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa pulisya, kahinahinala ang kilos ng suspect nang pumasok siya sa isang karinderya. Sinita ng mga kagawad ang suspect na nagpakilalang pulis Maynila. Nagpakita siya ng ID pero napag-alamang peke ito kaya siya inaresto. Nakuha sa suspect ang isang laruang baril, mga peking ID at tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Wala namang naipakitang dokumento ang suspect na kanya ang motorsiklong ninamaneho niya. Tumanging magbigay ng pahayag ang suspect. Iniimbestigan ngayon kung siya rin ang inireklamo ng ngotong sa naturang bayan. Francis Damit, nagbabalita, Pilipinas. Hindi na raw sick man of Asia ang Pilipinas. Yan ay pinagmalaki ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati sa ginanap na APEC Summit sa Beijing, China. Di rin naiwasang mabanggit ng Pangulo ang isyu sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Makibalita tayo kay Cara David. Sa unang araw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting, humarap ang Pangulo sa mahigit 1,000 high-level business leaders. Pinapurihan ng Pilipinas sa tagumpay nito na mapalago ang ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, sinabi ng Pangulo na ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabago sa ilang budgeting processes ang nagdulot ng panibagong kumpiyansa sa Pilipinas kaya napataas ang GDP growth nito at ngayon hindi na tayo sick man of Asia. We have proven good governance is good economics. We assure all of you, our efforts will not stop here. We are looking to go from strength to strength. One way we are doing this is by making investments in our greatest resource, the Filipino people. Ang APEC ay binubuo ng 21 member countries kasama na ang China, Japan at Amerika. Halos kalahati ng kalakalan sa buong mundo ay umiikot sa rehiyong ito. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng APEC Summit, makakahikayat pa tayo ng mas maraming foreign investors sa ating bansa. Bagamat Economic Forum ang APEC CEO Summit, hindi pa rin naiwasang mapag-usapan ng ilang isyong politikal, lalo na ang territorial issues sa China. Tiniyak naman ng Pangulo na sinisikap nilang maging maayos ang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng sigalot dulot ng issue sa West Philippine Sea. Matatag naman daw kasi ang relasyon ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan at turismo. We seek to have, again, harmonious relationships with everybody so that we can concentrate on solving a lot of domestic problems that have to be addressed now. And we actually firmly believe that without stability, prosperity is an impossibility. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Iniurong ng singer na si Megan Aguilar ang reklamong pananakit laban sa kanyang dating live-in partner na si Ali Sanchez. Ayon kay Aguilar, nakiusap sa kanyang ina ni Sanchez na iurong ang reklamo at bigyan ng pagkakataon ng anak para ayusin ang kanyang buhay. Iniinda pa rin ni Aguilar hanggang ngayon ang mga pasana tinamo sa pananakit umano sa kanya ng dating live-in partner. Humingi na ang singer ng Barangay Protection Order laban kay Sanchez. Hindi pa rin sumasagot si Ali Sanchez sa aming mga tawag at text. Pati yung nag-iisang natirang mahal ko sa buhay, ginaganon pa ako. Sa ngayon, ang concentration ko, ang focus ko po is to get better, get back to work because I need to work for my children. Kampante raw si Vice President Jejomar Binay na magiging maayos ang kanyang pagharap sa debate nila ni Senator Antonio Trillanes IV na nakatakda sa November 27. Ayon kay Binay, hindi naman niya kailangang paghandaan para maghanda para sa debate dahil luma na raw mga isyung tatalakayin sa debate. Nakuna ng pahayag ng media si Binay nang dumalo siya sa misa sa Makati City Hall kanina. Bahagi ito ng selebrasyon ng kanyang kaarawan bukas at ng kaarawan ng kanyang misis na si Dr. Elenita Binay kahapon. Ayon kay Dr. Binay, maayos naman ang lagay ng kanilang pamilya sa kabila ng mga kontrobersya. Ayon naman kay Senadora Nancy Binay, apektado ang kanilang pamilya sa mga batikos laban sa kanilang ama. Gayunman, kumpiyansa raw silang malalampasan nila ito. Sinimula na ni Pambansang Kamauman ni Pacquiao ang huling linggo ng kanyang training sa General Santos City bago lumipad patungong Macau, China. Unti-unti nang gagaan ang pag-ensayo ni Pacman habang papalapit ang laban nila ni Chris Algieri. Gagawin ito sa November 22. Tumakbo pa kanina si Pacquiao sa kabundukan ng Sarangani papunta sa Pacman Beach. Ayon kay Coach Buboy Fernandez, nasa kondisyon na si Pacquiao para sa laban. Pero nag-iingat daw sila ngayon sa posibleng epekto sa katawan ni Pacman ng pabago-bagong panahon sa Macau.
kailangan natin ng ingat kasi unpredictable kasi yung ano yung weather. Uh-huh. Minsan umuulan, minsan umiinit. Hindi natin maiwasan makasipon ni Nobuhay. Uh-huh. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi nasa 100% na yung kondisyon niya. Nakahanda na ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Department of Health para sa pagdating ng mahigit 100 Pinoy peacekeepers mula Liberia. Dadalhin ang UN peacekeepers sa Caballo Island sa Cavite at mananatili roon ng 21 araw para i-quarantine. Bagamat nagnegatibo na ang mga peacekeepers sa ginawang Ebola screening test ng mga doktor sa United Nations mission sa Liberia, isasailalim pa rin sila sa quarantine bilang tugon sa kampanya ng gobyerno na manatiling Ebola disease-free ang bansa. Nakausap na rin daw ng AFP ang pamilya ng mga uuwing peacekeeper. Ayon naman sa DOH, makakasama sa isla ng mga darating na peacekeeper ang ilang military doctors para mag-monitor sa kanila. Sakaling makitaan ang sintomas ng virus, dadalhin daw agad sa RITM ang pasyente kung saan handa na ang isolation at treatment room. Napadpad sa baybaying dagat sa Liloan, Cebu, ang isang sugatang dolphin. Gagamutin muna ito bago ibalik sa dagat. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Nadatna namin ang mga residente ng Barangay Suba sa Liloan, Cebu na nagkukumpulan malapit sa dalampasigan. Yun pala, gusto nilang makita ang isang dolphin na naanod sa baybayin. May sugat ito sa mukha. Nilagyan nila ng life vest ang dolphin at itinali sa isang bangka. Isang residente ang nakakita dito at nag-report sa bantay dagat. Maliit pa naman daw ang sugat ng dolphin pero posible raw itong lumala kung hindi magagamot. Amo ni papiska yon kay. Kung mapiska siya, amo ibalik nito sa loob. Susuriin din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dolphin. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng pagkakasugat nito. Nico Sireno, nagbabalita, Pilipinas. Ginanap ang prenuptial pictorial ng engaged couple na sina Hart Evangelista at Senador Cheese Escudero sa hometown ng senador sa Bulusan, Sorsogon. Kinuna ng ilang eksena ng prenup sa pamosong Bulusan Lake. May kuha rin ng dalawa sa iba pang tourist spot sa bayan. Ayon kay Hart, espesyal para sa kanya ang lugar. Lalo pat sa naturang bayan din nag-propose ang senador. Gaganapin ang kasal ng dalawa sa Pebrero sa susunod na taon. Magpapatupad ulit ng bawas presyo ang ilang kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo simula bukas yan. 35 sentimos ang bawas presyo sa diesel ng kumpanyang Shell, Phoenix Petroleum Philippines, Petron, Sea Oil, PTT Philippines at Caltex. Piso naman ang bawas presyo sa gas, habang 15 sentimos naman ang sa kerosene. Epekto raw ito ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Inilabas na ng Zamboanga City Police ang artist sketch ng suspect sa magkasunod na pagsabog sa naturang lungsod. Nangyari ang mga pagsabog sa isang massage parlor. Ayon sa pulisya, sumabog ang unang bomba pasado alas 7 kagabi. Napansin naman ng mga responding police ang isang bagahe sa ikalawang palapag ng establishmento. Nang inspeksyonin ito ng pulis at isang canine unit, saka ito sumabog. Agad dinala sa ospital ang pulis na nasugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Nakita ang isang bagong silang na sanggol na lalaki sa isang basurahan sa Tandang Sora Market sa Quezon City. Nakalagay sa isang tapunan ng prutas ang sanggol. Ayon sa isang tanod, nilapitan siya ng isang babae na nakakita umano sa sanggol. Inuwi raw muna ng babae ang sanggol para malinisan at mabalutan ng kumot bago ibigay sa otoridad. Dinala naman ng mga otoridad sa ospital ang sanggol. Formal na nilang ipinasa ang pangangalaga sa bata sa Social Service and Development Office ng Quezon City. Wala pang umaakong magulang nito. Nakausap ni Pangulong Aquino ang kinatawan ng isang pharmaceutical company sa isang pagpupulong sa China. Ayon sa kumpanya, mailalabas na nila ang dinedevelop nilang dengue vaccine sa susunod na taon. Para raw ito sa mga bansa kung saan laganap ang dengue tulad ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, mainam ito dahil mas nakatuon daw ang gobyerno sa preventive care kaysa sa curative care.
isa ang pulong sa naturang pharmaceutical company sa mga dinaluhang aktibidad ni Pinoy sa pagsisimula ng APEC Economic Leaders Meeting. Ipinagmamalaki ngayon ng mga taga San Juan Abra ang Angib Cave. Pagtapak pa lang sa bunganga ng kuweba, mararamdaman na raw ang biglang paglamig ng temperatura. Sasalubong pa ang iba't ibang rock formations at mga daan ng kumikinang dahil sa mga maliliit na kristal. Patarik ang daanan ng kuweba na nasa 500 metrong haba. Ayon sa City Tourism Office, nagsilbi raw itong taguan ng mga tao noong World War II. Sa ngayon, pinapaganda na ng lokal na pamahalaan ang naturang kuweba para mas marami pa ang bumisita rito. Nagtipon-tipon ang ilang grupo sa Davao City para hikayatin si Mayor Rodrigo Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2016. Kabilang sa mga lumahok sa Duterte for President Movement, ang ilang abogado at mga dating opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, umaasa silang mapapapayag nila si Duterte na tumakbong pangulo balang araw. Nilinom naman ng grupo na voluntaryo ang kanilang ginagawang paglilibot sa iba't ibang lugar sa bansa. Wala pang reaksyon tungkol dito si Duterte. Pero nitong mga nagdaang araw, pinatanggal niya ang mga posters sa Davao City kung saan nakalagay ang paghimok sa kanya para tumakbong presidente. Samantala, nakabalik na sa Veterans Memorial Medical Center si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Pansamantala siyang nakalabas ng ospital kanina. Pinayagan siyang dumalo sa burol at libing ng kanyang apo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Namatay ang apo ni Arroyo na si George Alonso Bernas noong November 2 dahil sa congenital heart disease. Si George ang anak ng kaisa-isang anak na babae ni Arroyo na si Luli Arroyo Bernas. Wala namang nagbigay ng impormasyon kung saan inilagak ang labi ng apo ni Arroyo. Naka-hospital arrest si Arroyo dahil sa kasong plunder kaugnay ng maanomalyang umanong paggamit sa pondo ng PCSO nung siya pa ang pangulo. Nalunod ang isang dalagita sa Agno River sa Lingayen, Pangasinan. Ayon sa ina ng 13 taong gulang na biktima, nagkayayaan ang kanyang 5 anak na maligo sa ilog pero naanod sa malalim na bahagi ang mga bata. Nasagip ng ina ang 4 sa kanyang mga anak. Problema ngayon ng pamilya kung saan kukuha ng pampalibing sa biktima. Ngayong taon lang, may 4 nang naitalang insidente ng pagkalunod sa kaparehong ilog. Binuksan na rin sa publiko ang Lego-themed Christmas Village sa isang mall sa Davao City. Bukod sa mga bata, giliw na giliw din ang mga matatanda sa display. Kasabay niyan, pinailawan na rin ang inaabangang higanting Christmas tree. May taas na 57 talampakan ng Christmas tree na pinuno ng mga ilaw at mga disenyong pampasko. Ay, nakita ko yan. Ang ganda talaga yan. Nailigtas ang 7 babaeng nagagamit umano sa prostitusyon sa mga bar sa Naga City, Cebu. Naaresto ang may-ari ng mga bar pati na ang mga umano'y bugaw. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Sa video na kuha ni Hughes Cooper June Alforo, kitang-kita ang mga babae sa magkatabing video kay bars sa barangay Inayagan sa lungsod ng Naga. Base sa report na nakuha ng National Bureau of Investigation Region 7, nagagamit umano sa sex trade ang mga naturang babae. Nakumpirma naman daw ito ng NBI sa kanilang investigasyon, kaya naglunsad sila ng operasyon. Nailigtas ng mga otoridad ang nasa 7 babaeng biktima umano ng prostitusyon. Dinala ang mga ito sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region 7. Ayon sa NBI, matagal na rin nilang minomonitor ang mga video kibar sa lugar. Kakasuhan daw ang mga may-ari nito. Rescued at the during the operation, 7 allegedly minor girls. Pero kani subject for verification? Subject for verification. Will be filing a case under R8-10364, the Expanded Trafficking Act. Inaresto ang dalawang babaeng may-ari umano ng mga video kibar na sila si Wilfreda Campos at Susan Moreno. Pero mariing pinabulaanan ng dalawa ang akusasyon. Mamugaw? Wala ay. Masa ko akong bahala ano ay. Wala ay. Kadtong 2000, unsa man to sa kuan bayad to sa babae. Pero ikaw, kay kalibutan na to, nga gibayaran ang babae? Sir, wa.
Kaya ako dire, jaming-jaming ramang gina sila gyud. Kabilang din sa hinuli ng NBI, ang tatlo pang babaeng may kinalaman din daw sa pagbubugaw. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga ito. Reklamong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking in Persons Act ang isasampa laban sa mga arestado. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas. Arestado ang limang lalaki matapos mahuling nagsasabu umano sa ilalim ng tulay sa Dagupan City. Inaresto naman ang isang lalaki sa Bani, Pangasinan dahil sa pagkakasangkot umano sa bentahan ng iligal na armas. Makibalita tayo kay Michael John Season ng GMA Dagupan. Nahulihan ng hindi lisensyadong baril at iba't ibang uri ng bala ang isang dating OFW sa Barangay Poblasyon, Bani, Pangasinan. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ng suspect na si Justice Borrego. Nakakumpiska rito ng M16 rifle, mga magazine at bala. Bawal kasing mag-pusis ng mga baril na walang kopulan na dokumento. Ayon sa Provincial Public Safety Company Alamino City, sangkot umano ang suspect sa pagbebenta ng armas. Inaalam ngayon kung sangkot din ito sa Gun for Hire Group. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Sa Dagupan City, kalaboso naman ang tatlong lalaking parlorista, kasamang dalawa pang lalaki matapos mahuli sa akto ng pulisya na gumagamit umano ng shabu sa ilalim ng isang tulay. Isang concerned citizen ang nag-report sa pulisya hinggil sa illegal na gawain. Tumakbo pa raw papunta sa isang bahay ang mga suspect nang makita ang mga pulis. Kinilala ang mga suspect na sina June Malapit, Lester Madriaga, Brian Lim, Kevin Dicano at Kim Mandy Vinluan. Na-corner sila. Malit lang yung bahay at nabulaga. Sinabihan na sila kagad na pulis sila. Walang tatakbo. So yun, nahuli natin sila. Nakuha sa mga suspect ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Hindi nagbigay ng pahayag ang apat sa mga suspect pero ayon sa isa sa kanila. Nagkatulong na nagkatuwaan kami sa sobrang pagod kaya na ano lang namin. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga suspect. Michael Season, Nagbabalita, Pilipinas. Natagpo ang patay sa sinasakan nilang lupa sa Nabunturan, Compostela Valley ang apat na lalaking magkakaanak. Posibleng nag-ugat daw ang krimen sa away sa lupa. Makibalita tayo kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao Exclusive. Isang malamig na bangkay ng kapatid na lang ang dinatna ni Arnel Quilaton sa kanyang pagbisita sa bahay ng biktima sa Barangay Anislagan, Nabunturan, Compostela Valley kahapon ng umaga. Nakagapos at puno ng saksak at taga ang katawan ng biktima. Nakatakip din ang bibig nito. Kinilala ang biktima na si Ramil Quilaton na isa sa mga nagsasaka sa lupa kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Nagtiks na siya kuha nga. Walay tayo konsumo. Karumuntag mo, nani ko din. Tapos may kagpangita ng ipagabunta kay habi na kagasa sila. Pangita ko dito sa sagingan. Ano ko makita, pag-ani record rin. Kita na ako na kumungon. Wala sa naturang bahay ang tatupang kasamang magsasaka ni Ramil. Pero nakita mga ito na wala ng buhay sa magkakahiwalay na bahagi ng 5 ektaryang lupain. Kinilala silang si Naruel Quilaton, isang alias Upaw at isang alias Dongkoy. Ang apat na biktima ang nagsasaka sa lupa na pagmamayari naman ng kanilang tiyuhin. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na may hindi pagkakaunawaan ng mga biktima at kanilang tiyuhin. Pinag-aagawan daw nila ang pagmamayari sa lupain. Giklaim ka na ang ayuta sa ilahang uyuan nga ilaha kuno nga bahin. Giklaim nila nga. Umabot pa raw ito sa demandahan. Ako'y naggasto sa iyang kaso kay luoy mo kayo. Ako'y naggasto sa iyang kaso, napresyo ako ng papagpagawas. Mayroong napresyo man siya. Kaya papresyo, masakya siya ta, kaya i-charge mo ka ng nangawat. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang posibleng nasa likod ng krimen at kung may kaugnayan nga ito sa away sa lupa. Donna Timbal, Senaho, Nagbabalita, Pilipinas. Dinanata ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Secretary Panfilo Lacson, ang mga bumabatiko sa gobyerno kaugnay ng rehabilitasyon sa mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda. Kabilang na rito si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Sabi ni Lacson,
Mismo si Romualdez Umano ang tumanggi sa pondong inilabas ng gobyerno para sa Tacloban. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Maaga pa lang noong Sabado kung kailan ginugunita ang anibersaryo ng pananalasa ng superbagyong Yolanda. Libo-libong survivor ng bagyo ang nagtipon-tipon sa Tacloban Astrodome. May inassembled ding FAG ni Pangulong Noynoy Aquino na simbolo raw ng ginagawang pagpapabaya ng Pangulo sa kanila. Nagmarcha rin sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw bilang bahagi ng kanilang protesta. Sina Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, Senator Bongbong Marcos at later Representative Martin Romualdez, maging si Cavite Representative Lani Mercado, sabay-sabay na humarap sa media. Binatikos nila ang umano'y kapabayaan ng gobyerno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng superbagyong Yolanda, maging ang hindi papunta sa Tacloban ni Pinoy. Kahit yung janitor sa Malacañang Palace hindi na ipadala dito sa amin. I cannot pretend to say that hindi masakit sa kalooban ng namin dito tiga rito. We got signals today that a lot of government officials actually wanted to come. But because one way or another, you know, they backed out. Ang ilang taga Iloilo na nakatikim din ng hagupit ng bagyo, may pareho ring protesta. Panawagan nila sa Administrasyong Aquino, ibigay ang nararapat na tulong na hanggang ngayon daw ay hindi pa nila natatanggap. Dahil sa kaliwat kanan na batikos na ito, tila naubos na raw ang pasensya ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. Kaya naman binanatan niya kanina sa isang press con ang mga kritiko ng gobyerno. Kabilang narito si Tacloban City Mayor Romualdez. Sabi ni Lacson, kasunod ang pananalasa ng bagyo, nilapitan siya ni Romualdez para hilinging i-release ang tatlong buwang IRA o Internal Revenue Allotment ng Tacloban City. Pinagbigyan daw ito ng Department of Budget and Management ng hindi lang tatlo, kundi anim na buwang IRA na katumba sa 6.9 billion pesos. Pero nang inirelease na ng DBM ang pondo, tinanggihan daw ito ni Romualdez sa hindi pa malamang dahilan. Paniwala ni Lacson, sinadya ng mayor na hindi kunin ang pondo para may pambanat siya sa gobyerno kapag hindi kaagad nakabangon ng Tacloban City. Contrary to claims that he has not received a single centavo from the national government, the city government received 6.109 billion pesos in projects, programs and activities from several national government agencies to address Tacloban's needs. Kasabay nito, sinabi rin ni Lacson na pinakapalpak ang performance ng LGU sa Tacloban kumpara sa ibang mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda sa Visayas. Pagbubunyag pa ni Lacson, may mga nadiskubring anti-government placards na nakatambak sa likod ng Tacloban City Hall. Ikinalulungkot daw ni Lacson ang mga kritisismong mabagal ang gobyerno, gayong pinupuri nga raw ng ilang international NGO ang recovery efforts ng Pilipinas. Sana raw, isang tabi na muna ang politika. When you need assistance for your constituents, you forget about your personal or political agenda. You think of your constituents, they are suffering. Sa ngayon, nakapag-release na raw ang gobyerno ng 50 billion pesos para sa mga proyekto at iba pang aktibidad para sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Nagkakaproblema lang daw sa pagtatayo ng permanent housing dahil mahirap paghanap ng lupang nasa safe zone. Pero pagtitiyak ni Lacson, tuloy-tuloy ang operasyon para rito. Sa pagtatapos nga raw ng taon, makakapagpatayo na ng mahigit 1,000 bahay para sa mga Yolanda survivor. We will continue to extend our hand of cooperation to the mayor of Tacloban. We will not give up on Tacloban. Nobody will be left out in this rehabilitation efforts. But the local executives must do their share. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y maanomalyang pagbili ng Department of Health ng Pneumococcal Conjugate Vaccine 10 o PCV10 noong 2012. Ang nasabing bakuna ay para sa pulmonary diseases ng mga bata. Ayon kay De Lima, nangyari ang pagbili ng PCV10 sa kabila ng rekomendasyon ng World Health Organization at iba pang ahensya na PCV13 ang dapat nabilhin. Mas mura pa raw ito. Mas marami rin sanang magagamot na sakit ang PCV13.
na irekomenda na nga raw sa Bids and Awards Committee na ang PCV-13 ang bibilhin. Kaya kaduda-duda kung bakit ang PCV-10 pa rin ang binili. Hunyo pa raw inilapit kay Pangulong Aquino ang reklamo na agad pinatutukan sa DOJ. Nahihirapan lang daw ang NBI sa investigasyon dahil hindi umano nakikipagtulungan ang mga taga-DOH. Wala pang pahayag ang DOH kaugnay nito. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mas malalamig na umaga ang mararanasan sa mga susunod na araw. Ayon sa PAGASA, epekto ito ng muling paglakas ng hanging amihan sa northern at central Luzon, habang tail end of a cold front naman ang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon. At dahil din sa mga weather system na ito, may mga pag-ulang aasahan sa silangang bahagi ng southern Luzon at Visayas, maging sa northern Mindanao at Caraga region ngayong araw. Habang bukas, mas maayos na panahon na mararanasan sa Luzon, maliban na lang kung may mabubuong thunderstorm sa hapon at gabi. May hinang ulan lang din ang inaasahan sa Visayas bukas. At sa Mindanao, magiging madalas na maulap at mataas ang chance ng umulan, lalo na sa rehiyon ng Soccsaygen at sa northern Mindanao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Eksklusibong ipinasilip sa GMA News ang loob ng kontrobersyal na Iloilo Convention Center. Ayon kay DPWH Region 6 Director Edilberto Tayaw, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon sa Convention Center sa kabila ng isyung overpriced umano ang pagpapatayo nito. 96% na raw natapos ang phase 1 ng proyekto. Kamakailan lang, sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee na iimbestigahan nila ang pagpapatayo sa Convention Center. Ang reklamo umanong overpriced ito ang naging basihan ng reklamong plunder na isinampa laban kina Senate President Franklin Drilon, DPWH Secretary Rogelio Singson, Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno. Handa naman daw si Senator Drilon na magpaimbestiga. Mag-i-inhibit din daw siya sa pagdinig pero handa raw siyang umupo rito bilang resource person. Pinondohan ang pagpapatayo ng Iloilo Convention Center sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program na idinaan kay Drilon. Itinayo ang pasilidad bilang paghahanda sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa 2015. Iniyak ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko sa pag-uwi bukas ng mahigit 100 Pinoy peacekeepers mula sa Liberia. Negatibo raw ang mga ito sa Ebola virus. Pero kailangan pa rin silang i-quarantine sa isang isla pagdating nila rito sa bansa. Makibalita tayo kay Jamsi Sante. Walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbabalik Pilipinas ng Pinoy UN peacekeepers mula Liberia dahil lahat sila ay lumabas na negatibo para sa Ebola virus. Base sa medical screening ng UN, walang Ebola ang 108 Pinoy peacekeepers na darating sa Pilipinas. All were considered as no risk. Ibig sabihin na wala Ebola free sila. Gayunpaman, bilang bahagi ng protocol ay isasailalim sila sa quarantine sa Caballo Island sa loob ng 21 araw. Ang isla sa may Manila Bay ay okupado ng Philippine Navy at sarado sa mga sibilyan. Meron ditong mga nakatambak na bala mula noong World War II pero ligtas naman daw ang lugar. Magiging komportable naman daw ang pananatili roon ng peacekeepers dahil merong mga lugar at equipment para sa pag-eehersisyo, wifi at air conditioning. Under observation lang sila, actually may doctor din silang kasama. Nakikipagtulungan daw ang AFP sa DOH at PNP para sa pangangailangan medikal ng mga peacekeeper. Siniguro naman ng DOH na handa sila sakaling may magpakita ng sintomas ng Ebola. Wala raw dapat ipangamba. The community has nothing to worry about pagdating dito kasi baka naman ito nga eh baka yung mga andating parang merong sakit itong mga darating na to. No, they're perfectly healthy. Jamsi Sante, GMA News. Ngayong magpapasko, nagsisimula ng dumami ang mga turista sa Baguio City. At kasabay ng paglamig ng panahon doon, isa-isa nang itinatayo ang mga Christmas display. Silipin natin ang mga yan sa report ni Gretchen Legaspi ng GMA Dagupan. Ramdam na ramdam.
Nararamdam na ang diwa ng Pasko sa Baguio City. Bukod sa lamig ng temperatura na binabalik-balikan, masisilayan na rin ang mga mas pinagandang pook pasyalan sa lungsod. Sa unang bukso ng formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng Pasko sa lungsod, isang Christmas display ang inihanda. Hinango pa sa animated film na Frozen ang tema nito. May bonus pa ang pagbirit ng theme song nito ng Kapuso star na si Francesca Farr. Actually, ang wish ko lang para sa inyo ay ang inyong health and happiness. Pinaghirapan natin to capture the essence of the story of Frozen. Hindi rin nawala si Santa Claus na siyang nanguna sa pagpapailaw sa Christmas tree na puno ng mga palamuti at ng mga teddy bear. Ang ilang bata, maaga na rin nakatanggap ng regalo mula kay Santa. Thank you. The Santa Claus. Sa Disyembre 1, formal na iilawan ng higanteng Christmas tree ng lungsod na nakatayo sa Session Road. Sinimulan na rin gawin ang pamosong Christmas Village sa Baguio Country Club. Inspired din ng Disney movie na Frozen ang tema ngayong taon. Gawa umano sa recycled materials ang mga dekorasyon. Bubuksan ito sa publiko sa November 22. Napaka-exciting po noong ihandog namin sa inyong Christmas Village. Ang tema po namin ngayon is White Christmas, Frozen. Kaya yung mga bata, I'm sure na nakaka-relate sila dyan. Akit po ng bad trip. Gretchen Legaspi, Nagbabalita, Pilipinas. Narito naman ang iba pang balita sa iba't ibang probinsya. Sa Villanueva, Misamis Oriental, nahuli ang isang minor de edad na lalaki na nagtangkang magnaka umano ng gasolina mula sa isang gasolinahan. Ikakarga raw sana ng lalaki ang gasolina sa sinasakyan niyang motorsiklo nang maresto ng pulis na pag-alamang ninakaw rin umano ng binatilyo ang naturang motorsiklo. Ayon sa pulisya, inireklamo ng may-ari nito na nawala ang motorsiklo na nakapark sa labas ng pinagtatrabaho ang planta sa naturang bayan. Inamin niya ang mga paratang. Naaresto ang isang lalaki sa Lagindingan, Misamis Oriental na number one most wanted sa Lantapan, Bukidnon. May warrant of arrest ang suspect sa casing murder. Noong 2013, napatay umano ng suspect ang isang babae at kapatid nitong lalaki sa naturang bayan. Pero giit ng suspect, naghihanti lang siya dahil pinatay umano ng kaanak ng mga biktima ang kaniyang ama at kapatid. Inaresto ang isang lalaking tulak umano ng droga sa barangay Balangibang sa Pulangi, Albay. Nakuha sa bahay ng suspect ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalagang mahigit 100,000 piso. Nakumpiska rin ang isang baril. Ayon sa pulisya, nasa drug watch list ang suspect na isang buwan na nilang minaman-manan. Inamin ang suspect na gumagamit siya ng shabu pero hindi raw siya nagbibenta nito. Inaresto ang isang lalaking nagpapanggap umanong pulis sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa pulisya, kahinahinala ang kilos ng suspect nang pumasok siya sa isang karinderya. Sinita ng mga kagawad ang suspect na nagpakilalang pulis Maynila. Nagpakita siya ng ID pero napag-alamang peke ito kaya siya inaresto. Nakuha sa suspect ang isang laruang baril, mga peking ID at tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Wala namang naipakitang dokumento ang suspect na kanyang motorsiklong minamaneho niya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Iniimbestigan ngayon kung siya rin ang inireklamo muna ang ngotong sa naturang bayan. Francis Damit, Nagbabalita, Pilipinas. Hindi na raw sick man of Asia ang Pilipinas. Yan ay pinagmalaki ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati sa ginanap na APEC Summit sa Beijing, China. Di rin naiwasang mabanggit ng Pangulo ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Makibalita tayo kay Cara David. Sa unang araw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting, humarap ang Pangulo sa mahigit 1,000 high-level business leaders. Pinapurihan ng Pilipinas sa tagumpay nito na mapalago ang ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, sinabi ng Pangulo na ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabago sa ilang budgeting processes ang nagdulot ng panibagong kumpiyansa sa Pilipinas kaya napataas ang GDP growth nito at ngayon hindi na tayo sick man of Asia. We have proven good governance is good economics. We assure all of you, our efforts will not stop here. We are looking to go from strength to strength. One way we are doing this is by making investments in our greatest resource, the Filipino people.
Ang APEC ay binubuo ng 21 member countries kasama na ang China, Japan at Amerika. Halos kalahati ng kalakalan sa buong mundo ay umiikot sa rehiyong ito. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng APEC Summit, makakahikayat pa tayo ng mas maraming foreign investors sa ating bansa. Bagamat Economic Forum ang APEC CEO Summit, hindi pa rin naiwasang mapag-usapan ng ilang isyong politikal, lalo na ang territorial issues sa China. Tiniyak naman ng Pangulo